What's up, mga bay? This is Kibuloy Jr. once again. For today's video, pag-usapan natin kung mahalaga nga ba ang Nihongo, kung gaano ito ka-importante, at kailangan ba talagang mag-aral ng Nihongo bago makapunta dito. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, inanyayahan kita mag-subscribe this channel and hit that notification bell para updated ka sa mga videong aking gagawin. Lalong-lalo na sa mga kasamahan nating mga mekaniko dyan na papunta pa lang dito sa Japan o nagbabalak pang makapunta dito sa Japan. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo kasi ipaniniguro ko sa inyo na meron at meron kayong matutunan sa video na ito. Konting kaalaman bay, ang Japanese language is pangatlo sa pinakamahirap na lingwahe sa buong mundo. Nangunguna doon ng Mandarin, pangalawa yung Arabic, pangatlo is Japanese language. Huwag niyong maliitin ang Japanese language na yan. Boy, chuto kite. Chichimon ga aron desu kedo mo. Ii desu ka? Yes, boss. Nihongo no binkyou wa dou desu ka? Nihongo no binkyou wa musugashi desu ga omoshiroi desu. Donna tokoro musugashi desu ka? Hatsuon to kanji wa musugashi desu. Ah, dewa. Binkyo shimashou. Sa pag-aaral ng Nihongo, kailangan mo ng determinasyon. Kailangan isa puso mo yung pag-aaral ng Nihongo. Kumbay mo yung puso at isipan sa pag-aaral ng Nihongo kasi ang Nihongo ay isa sa pinakamahirap na lingwahe sa buong mundo. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit nga ba kailangan mag-aral ng Nihongo papunta dito sa Japan. Lahat ng nakikita mo dito sa daan na nakasulat is puro Nihongo yan, walang English, walang Tagalog, lahat Nihongo. Kaya pag pupunta ka sa Japan na wala kang alam sa Nihongo, talagang mahirap. Nakikita nyo yan sa likod ko, drugstore yan. Paano kung nagkasakit ka dito sa Japan tapos hindi mo alam paano makipag-usap sa Nihongo? Paano ka bibili ng gamot, di ba? Isa yan sa dahilan kung bakit kailangan mo mag-aral ng Nihongo pagpunta mo dito sa Japan. Dito sa workplace mo, paano ka makipag-communicate, paano mo masunod yung utos ng mga leader mo kapag hindi ka marunong mag-Nihongo, di ba? Kailangan talaga mag-aral ng Nihongo bago makapunta dito sa Japan. Lahat ng equipment dito sa Japan yung ginagamit sa pagkukumpuni ng mga sasakyan is nakakanji ang nakasulat o di kaya hiragana katakana tulad nito. Battery tester. Ang nakasulat nito sa pag-test mo sa battery is kanji at saka hiragana katakana. Dito naman sa kalsada is yan ang makikita mo na sign. Kapag hindi ka nag-aaral ng Nihongo, hindi mo yan mabasa, hindi mo alam kung anong ibig sabihin yan. Baka yan pang dahilan ng sign na yan na madidisgrasya ka. Ibig sabihin yan, tumari, to stop. Kailangan mo huminto kasi nasa kanto ka. Kita mo yan, nasa kanto yan. Proceed tayo, proceed. Isishare ko lang sa inyo yung naging karanasan ko dito. Yung pagkamatay ng kaibigan ko dito sa Japan, which is wala akong magawa. Hindi ako nakahingi ng tulong sa kapitbahay. Hindi ako nakapagtawag ng ambulansya sa telepon kasi hindi ko nga alam paano tumawag at paano magsalita ng Nihongo sa panahon na yun. Pangyayaring yun, yun yung ginawa kong lesson at ginawa kong inspirasyon para gumawa ng vlog para talaga sa mga mekanikong gustong pumasok dito na kailangan talaga mag-aral ng Nihongo kasi kapag emergency, madali kang makatawag ng tulong, madali kang makahingi ng tulong. Nung nag-aaral pa kami dyan sa provincial, wala kasi sa isip namin tong Nihongo. Kumbaga, laro-laro lang yung pag-aaral namin kasi nga nasa mindset na namin na kapag makarating kami dito sa Japan is matututo kami ng Nihongo. Yung simpleng kaywa, hindi namin masagot kasi nga hindi kami nag-aral ng mabuti. Kaya sa mga papasok na trainee, sa mga mekaniko na gustong papasok dito, focus talaga kayo sa Nihongo kasi nga napaka-importante ng Nihongo dito sa Japan. Ngayon, ipinasyal ko lang kayo dito sa na paborito ko. Dito, wala nag-jogging na siksi. Shout out, kung gusto mag-shout out dyan, mekaniko dyan, nanonood dito. Yung picture ng shop nyo, pangalan ng shop nyo, picturean nyo, tapos isend nyo doon sa messenger ko para ma-shout out natin, pati yung pangalan nyo, tapos picture nyo, para ma-shout out natin sa susunod na video. Babushin, God bless. Sana mag-aral talaga kayo ng Nihongo kapag pupunta kayo dito.